This is the Yamaha Sniper. It's a 150cc underbone that's targeted for riders who like to go fast. Gaano kabilis? Well, there's no official claim about top speed. Pero ayon sa isang popular na Pinoy motorcycle YouTube channel, umabot sa 169 kph lang naman ang top speed ng Sniper sa isang test. Kaya napili ko ang Sniper 150 dahil matipid sa gas, comfortable pag long rides, swak sa budget, and then maporma na. Tsaka maganda sa bankingan, lahat-lahat na, pang chicks pa kung wala kang chicks, single ka, pwede ka dito. Pero sa akin, ang sagad is 130. Okay na sa akin yung satisfied na ako. Pagdating sa bilis, hindi pa huhuli ang Sniper. Very sporty rin ang porma ng bike na ito. But unlike other underbones, malapad ang gulong ng Sniper kaya takaw pansin sa daan. Kita nyo naman sa paint scheme, very sporty. It features 5-spoke rims, front and rear discs. Very narrow bodywork kaya aerodynamic pa rin. It has a very racing-inspired seat at may floating fender design. Pero maliban sa pogi points ng Sniper, kakaiba din ang kanyang engine. Paolo, meron akong gusto sabihin tungkol dyan. Okay. The engine na pinag-usapan Prof. natin. May nakasulat dito, nakalagay, DAISIL, DAISIL. 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 Mm-hmm. Alam mo ba ibig sabihin nun? Go. Diecast aluminum silicone piston. Wow. Anong ibig sabihin nun, Prof? Well, ang ibig sabihin nun for riders, katulad natin pag gagamitin mo yun, aluminum is magaang na magaang na material siya. Mm-hmm. So, it can go up and down very quickly. Okay. Also, it cools down very quickly. Kasi nga aluminum, it dissipates heat very mm-hmm. quickly. Mm-hmm. So, it's really, really good for fast riding. Okay, meron akong idadagdag dyan. Ano yun? Fuel injected, hindi siya decarburador, di ba? Correct, correct. Kaya mas matipid, tapos pag humahataw ka, mas maganda yung combustion kasi swak na swak lang yung pasok ng gasolina. And also, liquid-cooled pa siya. Mm-hmm. Okay, liquid-cooled means kasi nga, high-performance engine, mainit na mainit, so it needs something to cool it down again. And that is what it does. It's liquid-cooled for high performance. Takam na ako, Prof! Yes, ito ang susi. Let's grab our gear and let's ride na! Ang masasabi ko about the Sniper is, it is a very sporty underbone. Pero kahit na sporty ang kanyang orientation, masarap pa rin siyang dalhin in city riding. Madali siyang isiksik at ipasok sa mga malilit na gaps. So what's to like about the Sniper? Well, the looks and the power. Pagdating sa power, di pa huhuli ang Sniper. Kanina nga, ipinakita natin na kayang humataw ng Sniper way past 170 kph. But we don't recommend that you push it to that speed. Pero kaya. Isa pang okay dito is yung looks, may dating talaga siya. While other underbones make do with skinny tires, iba talaga ang dating ng fatter 3.5-inch rear tire ng Sniper. And we all know din na skinny tires roll faster on streets and wider tires are better on the corners. Meron kang mga maidadagdag extra storage like a top box or accessories like rear sets. There's a lot of third-party and original Yamaha parts na pwede mong idagdag sa Sniper mo to make it very personal and make your Sniper the way you want it.